Magandang araw mga banateros, mga guys, mga boss, mga kapatid, mga kababayan. Eh ngayong araw na ito, meron tayong kakausaping nanay, ha? Malupit na nanay ito, ha? At ang kanyang alaga ay hindi ho bata, ngunit isang aso. Pero ang tawag ho nila doon ay fur babies o yung fur dog o kung ano man ang tawag nila. Basta sa kanya, ang tawag sa kanya is fur mom. Kasi ayaw nga nilang tawagin silang aso. Kung gusto dapat parang babies, parang tao. Ang turing nila sa aso. Tanong natin kung bakit ganun ang turing niya at anong mga tips ang pwede niyang ibigay sa mga gustong mag-alaga ng aso o ng baby. Diba? Tingnan natin kung baka may mapulo tayong aral sa kanya. Ha? Tara, samahan niyo ako. Nandito na naman tayo sa BGC. Pupuntahan natin si Mocha at ang kanyang fur baby. Alam nyo, dito sa BGC, napakaganda dito kasi pet-friendly to eh. Ang laki-laki, ang dami tuloy nagdadala ng mga pets nila dito, namamasyal. Basta be responsible lang pag tumae yung pets. Siguraduhin ninyong kukunin nyo yung tae. Ha? At the same time, malaking-malaki ho ito, yung garden. So, pwedeng-pwedeng mag-e-enjoy yung mga alaga nyo dito sa Bonifacio High Street sa BGC. Ito po una natin i-interviewin. Kumusta ba ang maging baby? Hindi na ako baby! Lako, yun na. Ay, malaki. Natakot. Papakarga ka? Wow, bagong groom siya, bagong groom. Wala kang monkeypox? Saan ka pumupunta? Halika dito. Ang barat ni Mocha. Order ako ng kape. Doon pa sa katabing ano, sabi, may libre kong kape. Barat mo ha? Kalbo kay! Libre mo nga rin to eh. Hindi ah, isang kopi lang ako dito. Ano, palag na? So ito na, interview na natin yung isang nanay dito. Nanay ng aso. Ayaw nilang tawaging aso eh. Ayaw nilang tawaging tuta. Gusto nila babies. Fur baby. Kamusta ang mag-alaga ng aso? Masaya ba? O nakakairita? Siyempre ano, masaya na nakakairita. Bakit? Para ding tao sila eh. Bakit ang tao ba nakairita? Hoy! Yeah. Ang difference lang ang tao ay ang aso nangangagat. Ang tao. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Hindi naman nangangagat ang tao. Siyempre, yung aso, hindi mo alam kung anong masakit sa kanila dahil hindi sila nagsasalita. Kaya mahirap. So, ikaw, bilang fur mom, fur parent, dadali mo sila sa vet. 11 months pa lang si Trooper. Nakailang vet visits na kami. Yung una niyang sakit noon, hot spots. So meron siya mga sugat-sugat. Hindi ko lang kung saan nanggaling. Minamassage ko lang minsan yung shoulder niya. May nakapa ako na sugat. Pinatingin ko sa vet, sabi, fungal infection lang. Hindi ako satisfied. Nagpa-second opinion ako. Sa second opinion, hot spots pala. May sugat. Nakuha pala yun sa init ng panahon kasi makapalang hair niya. So, noong shinave yung katawan niyan, yung spots, mga 11, nakasin laki ng 5 piso. Hindi kaya monkeypox yun. So, two weeks kong ginamot yan. Twice a day, hinuhugasan yung sugat, tapos may ointment. So, gumaling na siya, di ba? After nun, sinipon naman siya. Nawala ng ganang kumain. Dinala ko sa vet. Sabi ng unang vet, ganito. Eh, hindi ako satisfied kasi hindi gumagaling. So, nagpa-second vet na naman ako. Second opinion, blood CBC, blood count, ganyan. Tapos, x-ray pa. May ano pala, may ubo. So, pina-antibiotic. Pero nagpa-third opinion ako ulit. Confirmed yung second diagnosis. So magastos? Oo, tama. Magastos. At para ka talagang nag-aalaga ng baby. Meron pang challenge na pagdadaanan kami ni Trooper. Pagka 1-year-old niya, o-operahan siya kasi yung kanyang testicles undescended. Meron siyang cryptorchidism or yung undescended testicles. Nasa loob yung kanyang itlog.
Pag hindi tinanggal yun, cancerous. At hindi rin siya magkakaanak na talaga. So magastos, tapos para ka nag-aalaga ng baby. Nabash nga ako sa Facebook dati kasi nung nag-hotspot si Trooper, sabi ko, kumuha nga ako ng aso para pampawala ng stress. Pero lalo akong na-stress. Kumuha ako ng aso para maging masaya ako. Nabash ako. Ang sabi, hindi ka kukuha ng aso para lang maging masaya ka. Hindi ka kukuha ng aso para paalis ng stress mo. Kukuha ka ng aso kasi ano yan, alagaan mo. So na-realize ko na totoo pala ang pagkuha ng aso, pusa, kahit anong pet yan, it is a commitment. Aalagaan mo yun. Hindi yun yung kukunin mo para pasiyahin ka. At saka I've learned na sa aso or anumang pet, you have to earn their trust para they will, alam mo yun, show their love to you, their unconditional love. Tignan mo si Trooper, walang tiwala sa'yo. Para palang jowa yan, ano? Mahirap, mahirap lang ganyan. Kailangan pang alaga-alagaan, ano? Ganun naman talaga. Ala ko naman, pang stress reliever yung aso. Yung stress reliever, ano kasi yun? Doon mo mararamdaman yung joy dahil sa inalagaan mo yung fur baby mo. Tapos, ang kapalit nun, mamahalin ka niya. Ibang klase yung pagmamahal na ibinibigay. Sabi nga, bakit daw hindi... Naga, I love you? Kahit sa hospital, wala akong ganyan nakitang pasyente. Oo, nagkikiss. Bakit daw hindi... Ito nga sabi, bakit daw hindi nagsasalita ang aso? Bakit? Kasi daw, that's what real love is. Wow! Pinapakita sa action, hindi sa salita. Pinapakita ng mga aso yun. At saka, ano sila, if you earn their trust, they will give their heart to you. They will be loyal to you. Eh noon, kwento ko lang ano, kasi noon, hindi ko naman tinitignan si Trooper na parang baby. Kasi nga, sabi ko nga noon, meron nga akong in-law. Ang tawag niya sa, ano niya, sa Yorkie niya, anak, anak. Tapos yung kapatid ko rin, na lalaki, katabi pa na matulog yung aso. Tapos sineselebrate pa yung birthday. Tapos kinakausap na lang parang bata. Sabi ko, ano ba itong mga ito? Parang mga siraulo. Pero, hindi pala. Ngayon ko na-realize. Nung hindi ko tinatrato si Trooper na baby, nung tinatrato ko lang siya na parang aso, ang dami kong kagat. Pero nung tinatrato ko siya na baby, na alam mo yun, hey Trooper, baby ko, ganyan-ganyan. Parang naging siraulo na rin ako sa kakausap sa kanilang tao, parang tao din. Hindi na ako kinakagat. Once a month na lang. De, ganun nga. Basta yun. Iba. Iba yung ano, mahirap yung challenge sa mga unang ano, unang months pag baby pa. Kasi basta ganun nga, ibang klaseng reward din na makukuha mo pag na-earn mo yung trust nila. Yun lang palang kailangan ko. Hindi ko kailangan ng love life. Buti ka pa concern sa akin. Aso lang palang kailangan. Oy, ikaw lang daw kailangan. Ano masasabi mo sa mama mo? Ano masasabi mo sa mama mo? Salamat! Uy! Anak ka na! Anak ka na! Ah, kasi may kausap ka, may kaharutan ka. Maharot ka. May kaharutan ka pala. Ay, hindi ka nagsalita dyan. So, ganun pala ang mag-alaga ng aso. So, kayong mga ano, huwag na kayo mag-jowa. Ano na kayo mag-aso. Ayaw mo na ba sa akin? Ay, dadagdag pa daw. It's a commitment. Tapos? Tapos, pagdating sa pagkain... Yun lang. Yun na nga. Ako nga hindi nagluluto ng pagkain para sa sarili ko. Kaya nung si Trooper, nung nagsawa na siya sa dog food niya, sabi ng mga nakakausap ko, kailangan magluto ng chicken breast, ng sayote, ng gayto, ganyan. Nilulutuan mo yung aso? Nilulutuan ko na yun. Nilulutuan ko na siya. Ang ano yung pagkain niya, mother? Pumupunta pa kami ng Tagaytay para bumili ng sirloin. Oh, wow! Lumo ba yun, yung beef? Lumo? Lumo. Ay, kumain ako niya sa Italy. Lumo? Pare naman yan? Oo, may lumo pa? Nasa yun lahat. Lumo. Tenderloin. Ay, hindi pala sa Netherlands pala ako kumain lumo, yan. Lumo, tenderloin, sayote, chicken breast. So, siya nga nilutuan ko eh. Ako so, magastos? Magastos siya ka matrabaho. Ay, hindi pwedeng pababayaran. Pero anong kasiyahan meron? Unconditional love. Yun. Tsaka tinatabihan niya ako. Pag matutulog na ako, sumisik-sik siya sa likod ko, gumaganon. Tapos pag matutulog ako, clingy ang mouth si Clingy. Tumupunta yan sa lap ko, sa legs ko, doon siya matutulog. Tapos pagigisingin niya ako, ililick niya yung face ko, halikan niya ako. Pagigising ka niya? Hindi, pag umaga na.
Tapos ano yan, kapag naiihi, isa pang challenge yan, syempre. Nauna, umiihi yan sa kama ko. Tapos hanggang sa natuto na, napati-train na siya. Pupunta siya sa CR, o kaya umiihi sa P-pad. Basta ang galing lang talaga. Super, come here! Ha? Come to mama, come! Come here! Kaya lang kasi ito, pag nasa park, wala nang pakailang sa natin. Good boy! See? I love you! Uy! Kaya sira ulo na rin ako ngayon. Super! Ang sabi sa nanay mo? Kalbo! 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 Ano kung isigawan? Super! Bago na siya, bago siyang ano eh. Bagong groom. Ang ganda ng itsura niya ngayon, no? Diba? May stroller malinis pa to. Yes, nagpagupit to sa ano, JC Dog Republic. And hopefully, magkaroon na siya ng playmate. Ay, bibili ka pa ng isa. Baby! Kiss mama! Kiss! Kiss mama! Super pakita mo! Kiss mama! Kiss mama! Kiss! Pinunas lang niya. Yan, dito sa BGC maraming ano pets kasi ganda dito eh. Pwedeng mamasyal. So kung gusto niyo may alaga kayong pets. Oh, yan, di ba? Laki ng pasyalan, oh, di ba? Oh, bongga. Pasyal-pasyal ka lang diyan, oh. Pati ang aso mo. Oh, tapos pag tumae, baon mo na lang sa lupa. Ano pa may plano ka? Ay biro lang ha. Kailangan 'no pinupulot 'yon. Pag tumae, pinupulot dito 'yon. Subukan naman nating ipasyal itong si Trooper. Hanap natin ng kalaro. Kasi maraming mga iba pang mga pets dito. At excited lagi yan si Trooper pumunta dito at maglaro. At makipag-meet sa mga iba pang mga pets. Eto, naghahanap siya ng jowa. O, ha? O, may jowa na yan. Agawin ko yan eh, sabi ni Trooper. O, yun o. Kinilig na. O, ito pa. Saan pa tayo? Doon tayo, doon tayo. Doon, no? May mag-jowa. May naglolokohan, no? Tumimik ka! Yan. Naglolokohan lang yung dalawa na yun. Ano mga problema mo? Ayan, puntaan natin. Ito, may jowa yan. Ay, walang jowa. Yan. Trooper! Sige na. Sakyan mo na! Bastos ka! Sakyan mo! Dumi-dumi mo! Wag ganun. Iihan na pa tayo ng iba dito. Ito kaya. Sabi ni Trooper. Ayoko yan. Iba kulay. Gusto ko yung kasing kulay ko. Ayan. Naku. Ayan na. Naku, ayan na. Oh, ha? Trooper! Oh. Iihi na naman siya. Atakin ko ka! Sige, sabi siguro ni Trooper eh. Ikaw kaya ang atakin habang umiihi. Tutuwa ka? Hindi po. Yan. Oh, let's go, balik ka tayo sa nanay mo. Gulo mong kausap. Ang gulo-gulo mo. Dahil mo ginagawa, dahil mo gusto. Ay, pupupa. Naku po, buti na lang nahatak kita. Galit siguro si Trooper, sabi niya. Ikaw kaya, pag bumupupo, hatakin ka. Gusto mo yun? Gusto ko kalpo, kaso lang hindi marunong yung nagugupin. Ayokong magpunas eh. Ayokong kunin yung tae, mamulot ng tae dyan. No! Super! It's so cute! Nagugurol na. Super! Ay! Ang cute nila. Bye. Bakit ang pilyo mo? Ha? Parang kang asong ulol. So ayan muna ang vlog natin ngayong araw na ito ha. Ayan po, ganyan po pala mag-alaga ng pets. Nako, napaka-tindi palang ano, responsibilidad para ka rin may anak. Pero sabi nga ni Mocha, di ba, ang maganda dito, pag nagtiwala na siya yung aso, talagang loyal na loyal at mamahaling ka, di ba? Hindi katulad yung mga jowa niyo dyan na pagkatapos mong pagkatiwalaan, ilolokohin ka lang, di ba?
Kayo po bang may mga pets dyan? Ano ho ba ang inyong mabibigay na tips sa ating mga viewers? Meron ho ba kayong tips kung paano nyo inaalagaan ang inyong mga fur babies? I-comment nyo lang po dyan. At sa mga hindi pa po subscriber ng ating channel, baka naman gusto nyo pong mag-subscribe dito sa ating channel. Harutan lang, katuwaan lang, positivity lang, at marami kang matututunan dito sa channel na to. So kung gusto ninyo, subscribe lang po kayo dito at click nyo na rin po ang notification bell para pa sa iba pang nating mga video ay ma-inform po kayo.